na to, ang pag-uusapan natin ang naging reaksyon ng netizen, ng showbiz, sa naging pahayag ng ating minamahal na si Tita Annabel Rama. Kaugnay pa nga rin po ito sa usaping hiwalayang Richard Gutierrez at Sara Labate. Diba, sa nakaraan nating podcast, sinasabi nga natin na hindi naman nagbibigay ng pahayag ang bawat kampo. Tahimik ang kampo ni Sara, although nakita na nga natin siya na sa isang vlog niya ay talagang pinapakita niyang parang gusto talaga niyang bumalik sa show business. Nag-TikTok siya, sumasayaw na napaka-sexy at napakaganda. And wala lang, parang kung ano man yung proseso pinagdadaanan nila ng kanyang asawang si Richard Gutierrez, eh parang sa kanya lang. Samantala si Richard Gutierrez naman ay parang ganun din naman, kasi sa ilang pagkakataon na nakita natin siya, particular dito sa inilabas na ABS-CBN Kapamilya Christmas Station ID, makikita mo talaga na kahit nakangiti siya, alam mo may mabigat siyang pinagdadaanan. And very vivid sa atin yung mga litrato na or kaya mga video na lumabas nung bininyagan yung kanyang pamangkin na anak ng kanyang kapatid, and kasama nga niyo yung kanyang dalawang anak, yung anak nila ni Sara. And nito lang po, last December 8 ba nung Immaculate Conception na day na nag-celebrate ang mga Katoliko at mga Kristiyano. And doon nga na lumabas yung panayam kay Tita Annabel na sinasabi niya, kinumpirma niya na sa bahay na niya nakatira si Richard at halos isang buwan nang nanunuluyan sa kanyang bahay kasama ang kanyang dalawang apo. Tapos sinabi din doon ni Tita Annabel na hindi muna siya magsasalita tungkol sa kung anumang issue o yung sinasabi nating hiwalayang issue ng kanyang anak at saka ni Sara, kasi sabi niya hintayin na lang daw. Although maraming naintriga dun sa naging kasagutan niya tungkol dun sa tanong na nagkaroon sila or may something silang friction o gusot ng kanyang manugang na si Sara, at sinabi niyang wala siyang planong makipag-usap or wala siyang panahong kausapin si Sara. Some words to that effect. Yun ang kanyang sagot. And doon sa segue pang sagot na, ay sa segue pang tanong na gaano katotoo na kaya hindi sila nagkakasundo ni Tita Annabel ay dahil maluho itong si Sara, ay nakakaloka yung sagot ni Tita Annabel. Karabi. Sabi talaga niya doon, nakikita naman ninyo, 'di ba? Ayan, nakikita naman ninyo kung ano. So, yun na 'yon yung sagot. Parang may halo pang inis na may galit or may kung ano man, kasi doon sa paliwanag niya na si Richard yung anak niya, trabaho daw ng trabaho. In fact, pagkagaling nga daw sa Cebu nito, galing sa trabaho, nagulat na lang daw si Richard na mayroon na palang issue na may hiwalayan na pala sila ng kanyang asawa or na kanyang asawa na si Sara. So, base doon sa tono ng pananalita na kilala naman ng lahat sa showbiz si Tita Annabel, na talagang alam mo namang maano, talagang sasabihin niya kung anong nasa loob niya, talagang yung katarayan niya ay talagang lalabas dahil alam niya ang pinaninindigan niyang, alam mo yung paniniwala at prinsipyo. So, mararamdaman mo na may something talaga. Hindi tayo nagkukonclude dito ng kung ano, hindi natin sinasabi dahil parati namang nating hinihiling na sana nga hanggang chismis lang yan. But with what is happening right now and kung ano man yung narinig natin sa mga sinagot ni Tita Annabel sa munting pahayag, munting ano na yon, chika na yon, mahihinuha talaga natin or malalaman natin na merong issue between Sara and Richard. At yung mga naglalabasang chismis tungkol sa pagiging maluho, tungkol sa gustong bumalik ng pagtatrabaho na hindi pinapayagan, issue ng alam mo yon, issue with the in-laws, particular kay Tita Annabel. At hindi pa natin ang alam na, hindi pa natin naririnig yung iba pang chismis, kasi may mga chismis din tayong naririnig na kesyo ganito daw, yung nanay ni ganito, nanay ni ganyan, kesyo
Kesyo yung pagka-action star ni Richard Gutierrez na dadala niya sa bahay. May mga ganong chismis na syempre naman unverified, unconfirmed, and hindi pa naman sinasabi kung ano talaga. Although, sabi nga natin, minsan ang buhay, ang chismis, kung walang usok, walang apoy, di ba? Something like that. And ngayong nagsalita itong si Tita Annabel na patungkol dun sa mga ibang naglabasan before, eh, yun na. Kayo na pong magsabi. Pero nakakalungkot lang kasi dumating ito sa puntong, ito na nga sabi nga natin, 15 days to go na lang, Christmas na, or ilang days to go na lang, Kapaskuhan na supposedly, ang bawat pamilya, sa bawat tahanang Pilipino ay dapat na pinagdiriwang ito ng peacefully, ng punong-puno ng pagmamahal, etc., etc. Pero nakakatakot, lalo pat may nagkukwento, may nasagap din tayong chismis na baka nga bago magkapaskuhan o ngayong Pasko, ngayon pa magpapasabog ng kung anumang version ng istorya nila itong kampo ng mga Gutierrez. Masakit pakinggan, alam mo yon, ang hirap din tanggapin, pero may mga pangyayari talaga na yun na nga, dahil sa mga kilala silang tao sa show business, mga personalidad sila na sinusubaybayan natin at hinahangaan na din ng marami. So, kumbaga na mamagnify lahat ng kilos nila, lahat ng sinasabi nila, na mamagnify, lumalaki or pinalalaki ng iba. Tayo naman dito sa Unbearable Channel ay patuloy pa rin po maghahangad na sana na madaan ito sa maayos na proseso, maayos na pag-uusap, na hindi na kailangan pang, alam mo yon, yung mga hindi magaganda at kanais-nais ay lumabas pa, at alam mo yung pagpiyastahan pa, lalo pat may mga batang involved po dito. And on that note, pansamantala kami magbababay. Maraming salamat sa aming mga sponsors, ang aming mga kapatid, ang aming mga kapamilya, ang aming mga kapuso. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat kasi matatapos po itong 2023 natin na maganda po ang reception ng inyong ng sambayanan dito sa Unbettable Channel. Thank you very much. I love you. Mamalas.